Salamat po sa video, ha? Ang ganda. Ang ganda. Salamat po sa writer. Pogi, tas biglang takot sa asawa. Totoo yun. Very good. Totoo yun, totoo yun. Very good. Oh, dahil... Proud. Na... Proud ako, takot ako sa asawa. Ay, ako makupan. Oh, dahil takot ka sa asawa mo, dahil usapang Mr. Right nga ito ngayon, ano naman yung... Oo. So, I mean, takot ka sa asawa mo, sa anong, paanong paraan, Tol? Iba yung under desire. Kailangan linawin natin. Yung under desire kasi, ang tawag ng babae dun sa lalaki, Hoy! Hoy! Ganun. Oo. Ang tawag sa akin, babe. Ay, may lampitan. Apo, ang takot sa asawa, yung takot kang sumama yung loob niya, okay. Takot kang magalit siya, takot kang hindi mo siya malambing, ganun. Apo, hindi po ako under desire. Takot sa asawa. Takot sa asawa. Takusa! Hola, uy, sana lahat ng kasama mga takusa. Charing lang. Pero ito, Mr. Robin, may na-share kasi sa amin si Ate Ma nung nag-guest siya dito tungkol sa mga agreement nyo nung nagsisimula pa lang kayo. Kaya naman, Mr. Robin, you have to watch this. I really fell in love. Oh, I really fell in love talaga. And kasi what Robin did, first, he asked me kung meron ba doon kailangan kausapin. Magulang, ganyan. And then he laid down his card. Sinabi niya, ganito ako. Importante sa... May mga anak ako. Sabi niya, meron akong pamilya na sinusuportahan. Importante sa akin ang Mindanao. So, those are the things that I will always understand. Those things na sinabi niya na forever kong iintindihin. Ang deal ko naman sa kanya, iisa lang. Kailangan ako lang. So, yes. Kapag hindi ako lang, out ako. Mm-mm, ganun. And so far, wala pa naman siyang ginagawa. Yun, mag-8 years na kami. Ang sweet naman. Ayan, napapalakpak talaga si Mr. Robin talaga. So, malinaw yun na pinag-uusapan niyo muna lahat simula pa lang. Islamic kasi yun. Nung nag-propose ako sa kanya, kailangan mong sabihin lahat kung sino ka eh. Hindi pwedeng walang taguan. Kaya yun naman ang sinabi ni Mariel, ako lang. Wala nang iba. Oo, kumbaga, susundin ko lahat ng gusto mo, unawain kita ng lahat-lahat. Totoo naman yun, hanggang ngayon, basta pag sinabi kong pupunta ako ng Mindanao, walang ano yun, walang tanong yun, walang, sige, o mga anak ko, kasi... Si Mariel, bata pa yun eh. Na siya yung naging bridge namin ng mga anak ko. Kasi nung nag-divorce kami ng aking ex-wife, syempre, makananay yung mga bata. Siya yung naging bridge namin. Siya yung kumukontak dun sa mga anak ko, kausapin niya yung tatay niyo, yung pagka, bawa, birthday ko, pagdadating sila, siya lahat ang nag-aayos nun. Hanggang ngayon. Ganun klase si... Sobrang sweet talaga si Ate Ma. No? Eto, tanongin natin si Coach Sean. Kasi yung pag-uusap po ng expectations, bakit po ba sa simula ng pag-asawa, nakakatulong talaga po yun? Or simula ng relasyon? Importante yun. Para alam na ng mag-asawa or mag-partner kung ano yung mga prinsipyo niya sa buhay at yung mga values. Kasi kung hindi alam yon, doon nagsisimula kasi yung pag-aaway at pagtatalo ng mag-partner o mag-asawa kasi hindi naiintindihan. Kailangan siya paintindihin through conversation. Kailangan talagang pag-usapan. Ito nga dapat yung ginagawa ng mag-partner before sila mag-asawa para malinaw na kung ano yung mga pwedeng mangyari at anong kailangang action pag nangyari yon. Ayan. Yes, father. Salamat po. Hindi siya father. Hindi si coach siya. Sorry po. Life coach siya. Kasi yung napit kasi ni coach para pa-father. Oo nga. Amen. Diba?